Gusto mo ba magkabahay pero onti lang ang iyong budget? Maybe small house is the way to go. So here we have a 30 square meter small house designed for minimalist living and para sa mga gusto ng vacation house without breaking the bank. So for the design of this small house, we intended it to be perfect for any location, urban man siya, provincial, or suburban. To achieve this, kinombine namin yung natural wood elements with raw concrete and metal. At para gawing affordable and mas madali i-construct itong ating small house, we decided to use shipping containers para sa pinaka-frame ng ating bahay. So when it comes to shipping containers, meron tayong dalawa na common sizes nito. Merong 20 feet long and may 40 feet long tayo. So at the time of recording, nung chinek ko yung prices ng ganitong mga shipping containers online, around 60,000 to 100,000 pesos yung 20-foot containers. Depende pa yun sa condition niya. And take note, di pa kasama dun yung delivery fee magmula dun sa shipping yard papunta sa site nyo, so that may cost you a little bit extra. Now, one of the problems ng shipping container houses ay yung heat. Since bakal siya, hindi maganda yung insulating properties ng bakal kasi pag tama nung araw, immediately, papasok agad sa loob ng shipping container yung heat na yon. So that is why nilagyan namin ito ng wood slats dito sa walls niya. So yung purpose itong ating wood slats ay para hindi direct yung sunlight na tatama dun sa metal walls ng ating shipping container shell. And I think the wood slats gives this house a distinct minimalist na modern look. Now, aside from the wood slats, nilagyan din namin ito nung double roof na tinatawag natin. Meaning, aside from the main roof nung ating shipping container, ay may roof ulit tayo above that. So this again helps with the heat and yung ingay pag umuulan. So the way this works ay in between yung roof ng ating shipping container and yung pangalawang roof natin ay meron tayong air gap. So dito pwede mag-pass through yung hangin. So very effective ito sa pag-insulate ng interior space natin. And dahil nga medyo malayo sila from each other, yung ingay pag tinatamaan ng ulan ay hindi nyo na masyado maririnig sa loob ng ating living space. Anyway, para makapasok tayo dito sa bahay, meron tayong two options. One ay itong pintuan natin sa harap. And kung medyo extra ka, pwede tayong dumaan dito sa side where we have our patio. So this is one of my favorite parts sa bahay na ito ay ang ating patio kung saan pwede kayo tumambay ng friends mo dito, mag-board games, order ng food, tapos kain kayo dyan, mag-gitara at kantahan, mag-ingay, asarin nyo yung mga kapitbahay. You know, normal barkada things. So, yung rason kung bakit nilagyan namin ng malaking patio dito sa side ng bahay ay isa yun sa mga techniques para hindi masyadong cramped yung feeling ng ating small house is to include mga usable na outdoor spaces such as this. Anyway, pasok na tayo dito sa ating bahay, my dudes. Upon entering, kita na natin yung buong layout ng bahay. Starting with the foyer slash sala which we surrounded with glass to make it feel larger. So magmula dito may access din tayo sa ating patio through these sliding glass doors which we can open para maging part ng indoor space yung patio natin. Now, before we proceed sa ibang spaces, tignan muna natin yung mga materyales na ginamit namin dito. So, for the floor, gumamit kami ng terrazzo, which is a material na gawa sa chips ng marble, quartz, granite, glass, or iba pang mga suitable na material held together by a cementitious binder. So, para lang siyang mas social na pebble washout. Now, yung advantages ng ganitong klaseng floor ay low maintenance siya at low cost dahil madali siya punasan, di tulad ng mga tiles na may tile grout ka, tapos laging inaamag, nagbablock, kailangan mong linisin, maigi, toothbrushin mo. Anyway, tulad ng sinasabi ko, yung mga terrazzo floors, basta na-applyan ng sealer, basically, punas-punas, mop, okay lang siya. So magmula dyan sa sahig, let us move on sa materyales ng ating ceiling kung saan gumamit kami ng 1/4 marine na birch plywood. And I think it looks really, really nice combined dun sa other cabinetry natin with similar material. So napakaganda tignan, my dudes. And it makes this home feel cozy and a little bit, you know, quirky. Anyway, magtuloy na tayo sa ating tour, my dudes. So magmula dyan sa ating sala ay makikita na natin ang ating U-shaped na kitchen, which I'm pretty sure ginawa nito ni Ejiran mong kanta. 'Cause I'm in love with the shape of you, dito ako magluluto.
Hindi babae yung kinakanta ni Ed Sheeran doon yung kitchen niya. So in love with his U-shape. Hindi ko alam saan pupunta yung joke na yun, pero matindi na yung commitment ko kaya tinuloy ko na lang. Nakakommit na ako. Anywho, on this side ng ating kitchen, we have a kitchen diner kung saan pwede kayong kumain dyan ng breakfast or pwede na rin kayong mag-dinner dyan, lunch, you know, all that stuff. And then beside our diner, we have a dual burner stove because, you know, may Grab and Food Panda na, diba? So, sino ba gumagamit ng apat na sabay-sabay na stove? We're going out of topic again. Balik na tayo. So, sa taas ng ating burners, we have some overhead shelving para sa ating mga crockery and utensils. So, that's a social way to call mga pinggan and mga bowl. Crockery. Confusing words aside, yun nga, nilagyan natin ng storage above our lutuan. And meron din tayong dito integrated na range hood exhaust, which is very important pag nasa small house kayo. Lalo na't katabi ng kitchen yung ating sala and basically marapit din siya dun sa ating tulugan. Importante yung may exhaust tayo kasi ayaw mo naman mangamoy ulam yung beddings. Now, katabi naman ng ating lutuan ay ang ating kitchen sink with some windows in front of it. So personally, mapapansin nyo lagi ko itong ginagawa. Mas preferred kong may windows directly katapat ng lababo. One is para may view ka or pwede kang makichismis sa kapitbahay habang naghuhugas. And two, para may sunlight at hangin na dumadaan sa lababo mo, keeping it dry and amag-free. You don't want your lababo to get amag. That's just bad hygiene. As for the ref naman, my dudes, meron tayong under-counter refrigerator dito sa tabi ng ating kitchen sink. So, yung overall na interior aesthetic for this small house, which is more prevalent dito sa ating kitchen, ay boho style. Kasi pag nagluto tayo ng tuyo sa kitchen, buho no, buong boho mo. Actually, boho is short for bohemian style, kung saan yung overall na itsura niya is defined by fun combinations ng mga patterns, textures, at colors. And mixed siya ng mga different cultures, all combined into one. Yung tipong pag pumasok ka sa bahay, parang live, laugh, love, lande. ang vibes nito. Panibagong book yun. Yun yung kasunod ng live, laugh, love. Let's move on. Okay, so magmula sa ating kitchen, meron na tayong access sa ating toilet and bathroom / laundry room combo. So this, again, is one of my favorite parts nitong ating bahay. So I really love the combination nitong blue tiles sa ating glass shower divider and yung wooden privacy louvers natin, which by the way, pwede nyo i-adjust yung angle niyan for privacy depende kung gaano kayo ka-confident sa abs nyo. Anyway, to save space, we used a sliding pocket door for our toilet and bathroom. Then, pagpasok naman na natin dyan, we have our washing machine dryer combo. And then, kaharap nyan ay ang ating lavatory. And beside our lavatory is our water closet, followed by our beautiful shower, which we have some more boho-inspired wall tiles. Now, let us move on to our bedroom space. So, for the bed, we decided to elevate it para mabigyan ng onting spatial separation ang ating foyer / living area at ang ating bed area. Now, dahil naka-elevate na ang ating bed, this gave us an opportunity na lagyan ng storage sa ilalim ng bed in the form of these drawers. Now, I know marami sigurong nagtataka sa inyo, paano ko aakit sa bed, Lian? Hahakbang ba ako ng ganun? No, my dudes, hindi nyo kailangan mag-high kick onto the bed because one of these drawers is not what they seem. So pag inilan natin itong ating rightmost na drawer, makita natin that it also doubles as stair steps na paakyat sa ating bed while at the same time, pwede pa rin siya pagstoran ng mga books and other items dun sa ilalim niya. So hindi wasted yung space na ito. Now pag paakyat tayo sa ating bed, makita natin na meron tayong slot dito sa ating ceiling which dyan bumababa yung ating space divider to give our bed and sleeping area some privacy. Moving on sa kabilang side ng ating kama, we have a desk nook where you can work, use your laptop, magsulat sa diary mo, and all those things you do sa desk. Anyway, para naman sa seating situation itong ating desk nook, ay meron tayong 3 boxes dito sa ilalim ng ating table that can be pulled out
para maging upuan. But that is not all, my dudes. Kasi kung papansin natin, yung tuktok nitong upuan ay nabubuksan. What? It's magic. So pag binuksan natin yan, makita natin we have some more additional storage. So when it comes to small houses, you can't have enough storages. So the more storage spaces, the better. So sa inyo ko lang sasabihin ito, my dudes. Huwag nyo ipagkakalat sa kahit sino. Pero yung sikreto sa minimalist living is storage. And that's what I call peke-malist living. Kasi peke kang minimalist. Anyway, balik na tayo dito sa bahay. So one of the advantages ng mga small house na tulad nito ay pwede nyo gawing aircon yung buong bahay ng isa lang yung aircon nyo. So in our case, since 30 square meters yung total na enclosed area natin, we just need a 2 horsepower aircon unit since ang typical na capacity ng 2 horsepower aircon is around 28 to 40 square meters. Now, if you are one of those people na, you know, environment friendly or, you know, ayaw nyong magastos sa kuryente at ayaw nyong mag-aircon, okay din itong bahay na ito since madaming windows itong ating small house to facilitate cross-ventilation kung saan may hangin na papasok sa isang side and then lalabas siya sa kabila, essentially cooling the interior space ng ating bahay. Now, some more features na hindi ko nabanggit kanina, my dudes, ay naglagay na rin kami ng mga solar panels dito sa ating roof since yung goal namin for this house is self-sustaining sana siya na kahit walang kuryente from the grid, okay pa rin kayo. Anyway, sana na-inspire ko kayo, my dudes, to live your life to the fullest. Hanggang sa muli, a flying peace.